M sa Yaki Broadcasting System. Makakatinig kita mo po mga orasan, alas 6:01 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayang abuntag ka niyong tanan mga katinig. Welcome na ato programang Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Martes 29 na kita sa bulan. Sa Hunyo 2021, kumusta mga katinig? Ubay-ubay ng atong hisgutanan sa kinatibukan na itong programa. Akong partner na si Kagrace Labagnao Castellano. Og medyo uso karon no ang trangkaso. Munang kanunay gyud kita mag-amping mga katinig. Labi na ning pabago-bagong panahon kay kanang trangkaso og mapasagdan no wa ta kabalo. Nagpa-check up diay sa ospital. Sa clinic di dayto trangkaso kay COVID na di ay no. Unya ulahin na magpagawa sa daghang mga sintomas ang flu-like symptoms mga katinig sa COVID halos pareho ra gyapon no sa ordinaryong trangkaso. Kumusta daghang kita pagahisgutan, daghan na nagapangontana. Unsa daw mahitabo after mahuman ning bulana? Oo, human ugma Miyerkules kay last day man ugma sa bulan sa Hunyo. Unsa daw ang mahitabo mga katinig? Doon na nay gipagawas no nga kamanduan ang Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases. Kung nga din ilang gi-rekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte mga katinig nga nasa gihapon sa general community quarantine with some restrictions ang ubang mga lugar especially dito sa kauluhan sa Metro Manila, Rizal ug sa Bulacan og samtang nasa GCQ no with the heightened restrictions ang Laguna, Cavite hangtod sa July 15. Sa rekomendasyon sa mga katinig sa IATF ngadto kang Presidente Duterte ipailawom sa gihapon sa Modified Enhanced Community Quarantine hangtod July 15 ang ubang mga lugar sa nasod tungod sa pagkalat sa COVID-19. Unsa man ni mga lugar ang naa sa Modified Enhanced Community Quarantine. O, kining mga lugar mga katinig, Cagayan, Apayao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo Negros Occidental, or Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City. Mao na mga lugar nga naa sa ilawom sa so kana sila mga katinig anaa sa Modified Enhanced Community Quarantine. Unya gawas ni ana mga katinig nga mga lugar sa Cagayan de Oro City ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Apil sila sa mga lugar nga naa sa nasa Modified Enhanced Community Quarantine. So silingan nato ng Davao del Sur ug Davao City mga katinig. Sugod po July 1 hangtod July 31, no? Kini mga lugar naa sa GCQ, General Community Quarantine. Kasamtangan ng probinsya sa Cotabato ingon man ang tibuok sok Southern Region naa sa GCQ. So July 1 hangtod July 31 i-extend ang GCQ sa mga lugar Baguio City, Ipugao, Santiago City, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique, Capiz, Zamboanga, Sibugay, City of Zamboanga, Iligan City, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani,
ang probinsya sa Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, o Cotabato City, samtang ang mga lugar nga wala na-mention, naaya sila sa Modified General Community Quarantine. So extended mga katinig, isa ka bulan ha, under GCQ paghihapon kita. Nga naman, maday na pagsaka sa ihap sa COVID-19. Pero kagabi, natala mga katinig, mas daghan ang naayo kaysa bagong kaso sa COVID sa tibuok Soccsaryan Region. Amping kanunay, inaagyapon sa COVID sa tung silingan, sa silingang dapit. Samtang sa Picas Bahin, adunay kini medyo maayong balita, no? Kay adunay mga miyembro usab sa teroristang grupo nga gitawag nga Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ilawom sa grupo ni Commander Bungos ang sumala pa ni tahan sa gobyerno, no, og ato kining paghisgutan atong kaubang karumbutaga si Sixth ID spokesperson Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM, Kinapawan. Loy, good morning. Good morning din sa nata ating pinapakinig. Oho. Ito hong sumuko na mga miyembro po ng BIFF Bungos Faction. Saan po ito nangyari, sir? Sir, itong ang pinakabagong surrender ng mga BIFF members sa atin ay nangyari kahapon. Diyan sa Datupiang, Maguindanao, sila ay nag-surrender sa mga kasundaluhan natin galing sa 6th Infantry Battalion. At ito ay na-facilitate ng mayor ng Datu Salibo na si Mayor Sulaiman Sandigan. Okay. May mga matataas na kalibring armas daw po silang isunuko, sir? Yes sir, mga ang anin na ito ay nagdala din ng anin na baril na matataas na kalibre ng baril. That includes dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at tatlong kaliber 30 grand rifles. Itong grupong ito kabilang ba sa mga sumalakay noon sa Dato Paglas o hindi po? Itong grupo na to ay nabilong sa grupo ni Commander Bungos. Hindi ito sila kabilang dun sa sumalakay sa Dato Paglas, pero ito ay sila ay kabilang sa mga iba't ibang atrocities na nangyari dito sa loob ng SPNS box, tulad ng pag-atake dito sa Barangay Kitango at sunod-sunod na pa serye ng pagpapasabog ng IGD, kung saan yung pinakahuli ay yung pagpapasabog nila ng IED na ikinamatay ng isang buntis na babae at pagkasugat ng isang bata doon sa Dato Hopper, Maguindanao. Nako. So ano po ang rason bakit po sila sumuko sa pamahalaan? Ayon sa ating pag-interrogate sa kanila, Sir Loy, ang kanilang reason ay sila ay nape-pressure na ngayon dahil ilang buwan na rin daw silang takas ng takas at walang pahinga dahil sa tuloy na combat operation, paghahabol na ginagawa sa kanila ng gobyerno. Ilang buwan na daw silang hindi makapagpahinga dahil ayaw nilang maabutan sila ng mga tropa ng gobyerno dahil ayon sa kanila, hindi na daw nila kayang makipag-inkwentro. So, ano po? Makikinabang ba sila doon sa programa ng gobyerno na balik baril program at yung livelihood assistance na binibigay sa kanila o qualified po ba sila dito o hindi po? Sa ngayon, Sir Loy, ang mga ito ay mag-undergo po ng JAPIC o isang certification na ginagawa ng PNP at ng ating mga kasundaluhan para pag-aralan at tingnan kung mga ito ay legitimong membro o may mga posisyon dito sa BIFF at pangalawa, at titingnan kung mga ito ay may mga standing na mga warrant of arrest o kaso na kinakarap dahil ito ay isang bagay na titingnan natin para masigurado kung anong mga pwede nang matanggap at ang pwedeng gawin sa kanila. So, kung halimbawa po may mga iba't ibang kaso kinakaharap ang mga ito, ano po mangyayari naman doon sa kanila mga kaso? Una-una, Sir Loy, they are aware na kung sila ay may mga standing na mga kaso, kahit sila ay nagsurrender sa atin, dapat nilang harapin ito. Okay. Dahil ito ay legal na proseso.
Pero kung ito ay walang pero kung ito ay walang mga standing na warrant of arrest o kinakaharap na sa na kaso, sila ay makakabalik sa kanilang community after po ng series ng mga series ng reorientation and de-radicalization program na gagawin natin sa kanila. But definitely, kung may kaso man sila o wala, since nag-surrender sila, sila ay makaka-receive ng tulong na financial at livelihood assistance galing po sa probinsya ng Maguindanao. Ang may mga kaso po, ang mahinabang talaga dito ay yung kanilang pamilya. Despite na sila ay makukulong, pero ang pamilya nila ay makikinabang sa mga programa na ibibigay ng probinsya ng Maguindanao. So habang lilitisin yung kanilang kaso, kung sakasakali meron po silang mga kinakaharap na kaso, eh bibigyan din ba sila ng legal assistance ng gobyerno? Yan po titingnan natin kung ano po ang pwede ibigay sa kanila at ang hindi pwede ibigay sa kanila. But definitely, ang isang pwede ibigay sa kanila dyan is yung livelihood assistance na para magkaroon ng panibagong panimula ang sila o ang kanilang mga pamilya. May marami-rami na hong mga sumukong mga dating rebelde ano sa gobyerno, especially sa mga miyembro ng BIFF dyan sa lalawigan ng Maguindanao sa mga nagdaang panahon. Doon po ba sa mga nauna ng mga sumuko, ano na ho nangyari sa kanila? May mga bumalik ba sa dati nilang organisasyon o talagang tuluyan ang nagbago? Sa ngayon, Sir Loy, ang ating monitor sa kanila, maganda naman ang takbo ng kanilang pagbabagong buhay. Two months ago po, nagbigay ko ang probinsya ng Maguindanao ng iba't ibang assistance sa mga dating sumuko na. As per policy natin and ating pulisiya na ginagawa with probinsya ng Maguindanao, ang mga ito ay evaluate natin kasama yung local government unit o mga munisipyo at barangay officials. Sa ngayon po, ang ating mga ground, troops on the ground and mga units sa ground ay nagsasabing maganda naman po ang takbo ng pagbabagong buhay ng mga dati na nag-surrender at nabigyan ng paunang tulong at mga livelihood assistance. Dahil so far ang mga ito ay hindi naman na bumalik sa dati nilang mga organisasyon at maganda naman ang takbo ng mga livelihood na binigay sa kanila. Sa kasalukuyan po kasi nagpapatuloy yung ating ginagawang focus military operation, especially doon sa mga miyembro ng BIFF na responsable sa pagtatanim ng mga bomba sa mga pamamahay ng mga sibilyan dyan sa bulubunduking bahagi ng Dato Hofer at nakarating ng mga bayan. Kumusta po ang situation po ngayon dyan po sa Maguindanao? Normal naman po, Sir Loy. Yung banta po o yung danger po na ginawa ng mga terorist ng BFF sa pagtatanim po ng mga IED sa pamamahay ng mga civilian ay dahan-dahan po nating naka-counter ito sa tulong na rin po ng mga community at mga local government officials. At ang ating pong paghahabol sa kanila ay tuloy-tuloy pa rin po hanggat po merong threat na binibigay ang grupong ito ay hindi rin tayo titigil sa paghahabol sa kanila. So far po, maganda naman ang resulta ng ating combat operation at focus operation sa tulong po ng mga sibilyan at mga opisyalis dahil sila na po mismo nagsasabing ayaw nila sa mga ganitong grupo na tuloy-tuloy po nag-aasik ng gulo sa kanilang community. Sir, ibig ko lamang hong samantalay ng pagkakataon kasi batay po sa impormasyong ipinarating sa amin na meron pong nakalaang ilang libo ba yun? Na slot para sa 6ID para mag-recruit ng mga bagong sundalo? Hindi na po sa 6ID yan, Sir Loy. Dahil ang ating pong recruitment po ngayon sa Philippine Army ay centralized. Okay. Ito po ay ginagawa po ng national level o national recruitment. Doon po nagre-recruit at ida-download na lang po sa atin po. Kung i-inform na lang po tayo ng Philippine Army kung meron ng available slot at i-inform na lang nila tayo kung ilan pong ibibigay sa 6ID. Sa ngayon po ay kakatapos lang po natin nagproseso ng next batch po ng mga sundalo na mag-undergo ng training. At nag-aantay na lang po tayo ng go signal galing po sa
headquarters Philippine Army kung sila na pwede simulan ng training naman ito. Pagkatapos po niyan ay magsisimula na naman po another batch ng recruitment. At inaantay na rin natin po yung go signal na rin galing Philippine Army kung ilan po yung quota na ibibigay sa atin. Sa ngayon po ay nakaantabay lang tayo dahil may ongoing training pa tayo dito sa 6th Division Training School. So may ongoing training pa tayo. Tayo nakaantabay lang na matapos muna itong training na to bago tayo makapagsimula ng another batch of training. May mga lumalabas po ng mga impormasyon na sinasabi mas advantage daw ngayon sa recruitment yung mga kapatid nating mga IPs. Ibig sabihin, mas madali daw po silang makapasok dahil priority lang sila ngayon sa hanay ng sanatang lakas. Hindi naman po, Sir Loy. Depende po sa quota na available. Okay. Na taon lamang po na ang sinasabing lang advantage na yan dahil nagkaroon po ng quota yung mga kababayan nating IPs. So lahat po ng papasok sa quota sa grupo na yon o batch na yon ay puro po IP dahil po yan sa batas din na binigay sa atin na mag-recruit po ng mga katutubong IPs. Okay. At meron din po tayong quota na puro po regular na sundalo. So ito po ay kahit sino po ay pwedeng mag-apply kahit po hindi IP o IP o mga dating CAFGO ay pwede mag-apply. So, depende po sa quota na available sa atin na binibigay ng Philippine Army. Oho. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay ninyo sa ating programa. May mensahe pa po ba kayo para po sa ating mga kababayan, especially sa mga gustong pumasok sa hanay po ng sandataang lakas? Ang una na po, Sir Aloy, ang gusto pong pumasok ay bukas po ating tanggapan at pati po ang Philippine Army para tanggapin po lahat ng gustong mag-apply o nangarap na maging sundalo. Meron po tayong website. Meron po tayong website na pwede po tayong mag-apply dyan online dahil po dito sa current na sitwasyon natin na banta ng COVID-19 ay nagkaroon po tayo ng website na pwede po tayong mag-apply online at mag-reply din po ang Philippine Army kung okay na po ating application at hindi. At ito ay i-inform lang tayo kung saan po banda ang nakatoka sa atin na training at kung kailan po tayo mag-report para po sa processing. Huwag po tayong mawalan ng gana o manghinayang kung tayo ay hindi nakuha kaagad dahil rin po sa bago po tayo nag-apply, ang dami na rin pong naunang nakapag-apply. Pero ang katotohanan po niyan ay malaki pa po ang kailangan ng Philippine Army na numero ng mga sundalo dahil po pinapalakas at pinapalaki din ang ating organisasyon. At malaki po ang pangangailangan ng ating bayan ng mga sundalo na tulad po ninyo na gustong mag-servisyo sa ating bayan. Oho. Sir, maraming salamat po at sa muli magandang umaga po. Good morning, Sir Loy, at mabuhay po kayo. Opo, mabuhay din po kayo. Mga katinig, inyo nga nabati si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Usa, kung gusto mong mo sundalo, mga kailad rin nga gusto mo sundalo. pero kinahanglan mga katinig, no? Adunay requirements, syempre, nga kinahanglan ninyong i-sumiti. No? So, sumala sa gipagawas diri nga information, no? Gikan mismo sa Philippine Army, nanginahanglan og 2,109 ka mga officer for calendar year 2020-2021 para i-fill up ang officer requirements, no? Gawas pa dito sa Officer Candidate Course o OCC. Kung di inupailam sila sa pre-commission na training, ang Philippine Army mo implement usab og OCC Reserve Officer Training Corps o OCC ROTC, no? Dunay 6 months nga pre-commission training para sa regular officer, then the recommission of reserve officer nga dunay special skills o dunay ginatawag nga active duty tour for training o CADTT, no? So dunay 2 years nga reserve officer, then mo na siya mga criteria. Mas maayo siguro nga direkta ninyo nga tanaw, no, sa page FB page sa
Naapod sa 6ID Philippine Army, naapod sa atuang Philippine Army, no. So mo na sa mga katinig sa mga gustong mo serbisyo sa atong gobyerno. Alas 6:21 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kinahanglan na po nato pakusgon atong mga sundalo sa atong lawas aron mabatukan kining grabing mga balatian nga dala karon, ilabi na nga dunay bahad pagyapon sa COVID-19. Ang atong pangdepensa, immune sistema katinig pakusgon pinaagi sa healthy lifestyle o balan sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatip ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, diba? Hay nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! Uy, pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Hmm? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lusot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess! Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, nananawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin 'to. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe. Baka o kabayo, kanunay, pakana o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins niya, nga haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, nabuskos na in taon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika.
If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kinabawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kinabawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kinabawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kinabawan Branch. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:27 na ang atong oras. Padayon kita ng atong programa nga Tinig ng Bayan. Karong nga panahon sa pandemya, no, nauso itong mga pantry-pantry. Pero murag ni Hilo man, wala naman kay ko nakita sa mga social media nga doon ay mga pantry nga gipahigayon, no? Pauso-uso na pod. Pero sa hotel ko, Tabato Electric Cooperative, doon na sila paghahimuon ng mga outreach sa program karong adlaw. Nasa linya sa itong komunikasyon na si Cotelco General Manager Engineer Godofredo Gomez. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Mayong buntag, Loy, no? Mayong buntag usab sa atuang mga regular nga mga listeners sa atong programa, no? Karong mayong buntag, sir. Mayong buntag. Opo. So kining outreach program, unsa ni regular po din ginahimo sa inyong opisina o asa karon ipahigayon kining naasoy nga programa? Actually, Loy, kadto pa unta ning ato ang anniversary, no? Na plan nato ni anniversary unya, kaso lang community pantry unta among style ani, Loy, no, sa kada barangay. Unya naabtan man ta sa kana laging bag-ong mga executive orders, no? Sa quarantine sa atong probinsya. So medyo among gi laylo, no? Among gi laylo. So karon nga panahon na, no? Amo ang namitingan nga dapat mahatag na gyud, no? Kay naa may mga goods nga dugay na niabot sa atong opisina unya. At kinahanglan mahatag na to ni sa. So instead nga community masay tawag nila yung community pantry ang pagabuhat. Mm-hmm. Amo na lang siyang i-distribute sa kadtong mga panimalay, no? Wala na mi siya siguro nag-coordinate sa mga barangay kundili na may ginatanaw kanon nga mga panimalay lang, no? Panimalay na dapat hulugan na lang namo og kining mga goods og mga gamit sad sa panimalay nga kinahanglan noon, no, sad sa ilaha katug yung mga galisod yun, no, nga mga panimalay. So, i-identify na sa atong mga kauban sa opsina. Unya ang mga recipient ani Loy, no, per municipality, no, halos tanan munisipyo na mga trupa nga moadto dito. So, sila ang nag-identify kung kinsa dapat ang mga recipient ani o mahatagan niini. Okay. So, karong buntaga amo na paghimuon, amo na lang i-distribute, no, dili na may mag-meeting-meeting pa, magtapok-tapok pa, kundili idiritso na lang ug hatod sa tagsa-tagsak ka mga panimalay. Mas maayo ni at least sa malikayan ang sa tawag ani kanang tapok-tapok, no, nga pwedeng makahimo pa og basig adunay positive diha og makatransmit pa og virus. Pero sa pagproseso sa pagpili, sir, kinsa kaning mga benepisyaryo,
kinsa po inipili po ni ini ang unsa din agi ang barangay ba ang nag-recommend ini ko o kamo mismo ang nag-assess nga kini kinahanglan na makadawat o ginabang. Actually, lo ina atay mga tao no, say for example atong mga meter reader, atong lineman, mo man sila ituroy sa mga areas loy sugat to. Out of that information nga makuha namo. Oo. Moto amo ang mga naasa amo ang mga listahan. So at least mas mayo ning ani kay sila mismo nakita na nila unsang sitwasyon sa kada pamilya nga inyong tagaan. Tinod loy no. So identified na ni siya kada area no, na may listahanan ani. So pag karon buntaga na amin lang may gamay nga nga programa, so out of that mag-dispatch na sa amo mga tao. So bali murag seremonya lang. On nami seremonya tapos moderetso nami dire-diretso na gyud sa katong identified na siya nga mga beneficiary no, dili nami tupas sa tapok-tapok kay lagi bid-an man ta na basig may issue na sa daana nga na magda-violate ta sa protocol. So mga unsang klase ning atong ipanghatag sa ila sir ug unsa kadaghan? Naay mga canned goods, naay mga biscuits na medyo daghan-daghan sa diloy no, kay this is in coordination with San Miguel Power Corporation gihapon ng kini activity nga atong gihimo. So naa siya'y part sad sa corporate social responsibility sad sa San Miguel nga mohatag sad no ngadto sa ilahang mga consumer kay kita consumer nga sa San Miguel niya pinaagi ni ini ato sang ibalik sa atong mga member consumer sa gray. So at least ma-enjoy gud ni sa mga benepisaryo ang naasoy nga hinabang gikan sa inyohang opisina ug sa San Miguel Corporation. But anyway, sir, akong samantala ng pagkakataon no, kay aduna po'y nahitabong aksidente atong lima ka mga empleyado sa kontraktor yata ninyo. Human na aksidente itong boom truck diya sa may sitio Tawan sa barangay Tagbaka Magpet. Kay kini kontraktor ninyo, do kontraktor ninyo, unsa mga impormasyon na dawat ninyo kalabot ni sir? Actually, Roy, kuan na to sila, no? Murag ni move out na sila sa sitio Kirongdong. Sitio niya sa Kinarom, no? Kay lagi na ito yung mga sitio electrification program gikan sa na Department of Energy o National Electrification Administration no, sa katong mga sityo na medyo kinahanglan nun kay Ugsuga. Tani ang beneficiary ang sityo Kirongdong. So katong mga tawahan na to, katong trupa dito o katong kontrakto na to, pauli na to sila. Pauli na gito sila kay hapon naman to. Move out na unta to sila kay mubalhin na sa unta sila diri sa may o sa kasityo sa Mambabagumbayan ba sa Baliti o dito nasad sila. Kay ginapas lagi na ito ang target date kay for the past several days, ulan-ulan na yung mga area na lagi di na ito masulod. No? Kay kining atong sityo electrification program ni Loy, basta na ay gusto magpasuga, daghan ang magpasuga, bisag walay dalan Loy, maabot ang suga gihapon nga doon sa tagsa-tagsa ka mga sityo. So, na yung mga area ng ingunana Loy, nga maglisod o sulod, kundili, amulang tao-tauhon ang pagpasa sa poste, niya manwanog yun na Loy, kay lagi lisod ang dalan. So, katong mga tawahan na to, pauli na to sila, na while on the way, kay kanang crossing Tagbak, pa-crossing magkaalam, pababa kag Tagbak, medyo bahada man na siya Loy, bahada na. Area. O niya, while gabahada daw siya, pag pre-apply niya pre-no, ni-release daw, no? Nibuto daw ang brake. Nibuto daw kay air brake man daw. So, ni-release ang iyang hangin. So, wala na siya yung hangin. So, hindi na makontrol. So, iyahan na lang gitimunan sa driver nga na ay mga maingkwentro nga motor. Kaya daghan na ba motor niya? Like, iyahag yung ginalikayan. Pag-abot sa panahon nga medyo wala na siya o nahiga yun nga, pwede niyang ibunggo. Ibunggo lang niya dito sa Osaka area. No, walay kwan ba? Walay maigo nga lain. So, sila lang ang na-damage. Huwag dili kaayo Loy, pasalamat ang minor lang ang injuries ato ang katong mga taong o atong lineman dito sa kontraktor. Ang grabe dito boom truck no, ang medyo murag ng total wreck siguro tong boom truck. Karon ang mga biktima unsa nakauli na sila, nakagawas sa ospital? Minor lang tuloy pagka Domingo nanggap na nauli na sila no, nakauli na sila tagsa-tagsa ka mga area. So gi-check up lang sila sa ospital para masiguro nga luwas sila.
gitambalan itong ilang mga samad. Okay, natamad sila. Pero minor lang sa tiil, sa kamot. Yun, ana lang ang ilahang mga samad ng anasinati. Ah. Sir, salamat yung kayo sa higayon na gihatag ni mo sa itong programa o mayong buntag. Daghan salamat, Lloyd. Mayong buntag, sir. Apo, thank you so much. Mga katinig nyo nga, nabati si Cotelco General Manager Godofredo Gomez sa kalabot sa duha ka hisgutanan. Kining nahitabong aksidente sa ilahang kontraktor, no? Diya sa may parte sa sityo Tawan sa Barangay Tagbak Magpet o gagatong paghimuong karong adlawa nga outreach program sa mga kaigsuunan natong mga pobre. Grabe gud ang nasinati nga epekto tungod sa COVID-19 pandemic, no? So at least dunay mga susama nga mga programa ang dapat pagasundon sa uban pong mga kumpanya, no, kaning social responsibility kung diin maghatag og mga hinabang ngadto sa mga nagapanginahanglan. Alas 6:36 ang atong oras. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESE Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisa tiguwang na, sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:38 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Ngayong nilabay nga mga adlaw mga katinig, taas nga ihap sa mga pulis sa probinsya sa Cotabato ang naigo sa COVID-19. Gani na niabot pa og 81, no, ang nagpositibo sa COVID-19. Karon makibalita kita kay dako ang dako ang papel sa itong mga pulis para ipatuman kining mga community o kining mga magpatuman na sa health protocol, especially sa mga panuntunan, no, ilawom dito sa general community quarantine. Atong makahilabi karumudaga si Cotabato Police Office Deputy Chief, Deputy Director og siyang spokesperson sa Task Force COVID, no, si Lieutenant Colonel Bernard Tayong. Sir, may buntag si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Luloy, good morning. Kung sa tanong nga nagpamila ko sa Joy FM, may buntag. Oho. Sir, makibalita lang, kumusta na ang sitwasyon sa tuang mga police nga naigos COVID? Doon na ba yung mga improvement sa ilahang panglawas? Pila na ang mga naka-recover o pila na lang karon ang aktibong kaso? Luloy, no, atong pasalamatan. Loy, naga-feedback talaga, pagkikon ka na. Tempa, sir. Okay ni, kanya. Okay na ni. Sorry kayo. Yes, okay, okay. Okay, kana sir. Sige po. Loy, unang-una, atong pasalamatan ng atong labaw makagagahom, ng atong provincial governor for the support. Of course, atong provincial director, Colonel Henry Villar, no? For the all-out support sa atong mga kapulisan from the headquarters to police stations na naapektuhan ining COVID-19 virus, no, din sa North Cotabato. Previously, as you mentioned earlier, kaubang Luloy, no, niabot kita og 87. Mm-hmm. But as of this time, the confirmed positive as of latest monitoring is 20 na lang atong confirmed positive cases kaubang Luloy, no, og kani atong gitasalamatan yun.
Mm-hmm. So 20 na lang aktibong kaso nga naunsa na sila, nasa isolation facilities o nasa ospital? Nasa isolation facilities sa Kaubang Luloyno o kadaghanan mo graduate na today and the day after tomorrow, no? Uh-huh. Ang uban are back on full duty, no, and walay mga adverse effect, no, sa ilang mga kalawasan. In fact, most of those affected we discover COVID-19 virus Kaubang Luloy, no, during the time na they were found positive, uh-huh, are asymptomatic, no. Kadaghanan Kaubang Luloy are asymptomatic. Oh, pero while asymptomatic sila, ipailawom sa quarantine, buot pa sa buot na nag-inusara lang sila sa quarantine facility. So doon ay mga reflection siguro sila, no? Kung si mga pwedeng buhaton ng si mensahe sa ilaha kalabot ni ining pandemya. Yes, no, Kaubang Luloy. In fact, despite the affliction sa ating individual personnel, mm-hmm, nagatrabaho, padayon silang nagatrabaho, Luloy, no? Using our mga mobile phones o ating mga laptops, mm-hmm, they are still performing yung mga compliances natin to a higher office, no? Nakapag-submit pa rin sila ng mga reports. And we do communicate with our people sa field, mm-hmm, through this mga kwa na to, Kaubang Luloy, kani atong mga gadgets, mga equipment na to, no? So, nagkapasalamat gapon tanong with this equipment o kaning continuous support sa ato mga LGUs. Because while on confinement, while on isolation, Kaubang Luloy, they're taken care of by respective LGUs, mga pack meals, mm-hmm, medicines, o mga prutas are brought in by respective LGUs. Walay station Kaubang Luloy nga nagreklamo sa LGU nga wala nagsuporta, tanan nga panghatag o yeah, from morning to supper, no, sa dinner, aduna gyud mga pakmil sa atong kapulisan. At least kini nakatabang og dako para dali sila maka-recover, no? Kay taas pud ang ilahang moral. So unsay mga lakang ang dugang panglakang ginahimo nato karon para mas malikayan ning virus? I'm sure katong mga naigo na sa virus, kabalo na sila paunsa gyud ang paglikay nini kay nasinati pud nila kung unsa gyud kalisod ang maigo sa COVID. Well, Luloy, no, personally I make rounds in all police stations in North Cotabato weekly, mm, because we have this intensified cleanliness program of General Eliasar. And one of the criteria nga mong gitanaw is yung pag-set up of healthy environment nga mapalayo ang atong kapulisan o katawhan, meaning spread of the virus, to. So in every station, Kaubang Luloy, adunay designated area kung diin pwede lang sila mo accommodate, mo entertain o complaints, no? Kaubang Luloy, no? And adunay protective shield ng atong mga these officers. Ang uban ng gani Kaubang Luloy dito lang sa bintana, and we're asking the indulgence, no, the understanding of our constituents nga unta sab tuming o sa dilis na kasulod. And another thing, Kaubang Luloy, in main doors o gatong sa ato mga police station, aduna gyud mga foot baths, no, aduna ay washing area, no, atong gina-require gid sila, og they are doing it now, no. Katong wala pa, we advise them nga i-put up gitong mga wash areas, no, o katong mga dauta dilapidated na. Another thing, Kaubang Luloy, no, nga atong gikuan is not to entertain visitors, especially sa ato mga detainees. Mm-hmm. Our detainees are devoid of visitors. They can be sent in with mga goodies, no, ilang mga personal necessities, but through our policemen sa gawas lang yun sila, but they cannot visit, no, kaning mga parente cannot visit detainees. Muna yung mga innovations nga gihimo na to Kaubang Luloy sa atong mga police stations. But nandalis Kaubang Luloy, no, dili na tumalikayan good nga as this pandemic is going, hindi na tumalikayan Kaubang Luloy nga may mga mataglan gitong kapulisan tungod kay round the clock ga-perform o ga-function ang atong kapulisan, no. We can never rationalize Kaubang Luloy kung kanang atong balay nga grade, no, kaya because of the presence of illegal drugs, illegal gambling paraphernalia kan atong sudlon because of reports dita makasiguro Kaubang Luloy nga they are COVID free. So yeah, as long as we perform our duty, Kaubang Luloy, hindi ka na tumalikayan nga kining atong mga katawahan.
sa atong kapulisan na matakdan. But bida ta sid mi kaubang luloy no, dili kini mag-prevent sa atong kapulisan nga pag-perform sa atong official function bilang protector o savior sa katawhan. Mm. We really are here to save and protect despite the fact na it could possibly cost our lives. No, ang itay mahimo ni kaubang luloy palayan ang atong servisyo. Mm. Dito sa mga pulis na to, kaysa part sa mga frontline health workers, halos tanan, murag natagaan nag-bakuna o fully vaccinated na, no? Sa side sa tuang mga pulis, pila na ba kuporsyento po ang nabakunahan na? Well, I do not have the exact record, kaubang luloy, but the vaccination would depend on the availability of the LGU's vaccine, no? For headquarters personnel, no? We have been offered, no, the last time, that was the first vaccination offered to the police dito sa province. Nakaabot og 50 ka personnel kaubang luloy ang naka-avail, no? That includes the PD, myself, and other personnel in Anadri holding key positions for police stations ko bang luloy. I do not know, but I do not have the record. But anyway, for the benefit of your program, I'll try to secure the record today. Kasi naana po yung mga LGUs in different police stations na nag-offer of vaccines sa atong kapulisan. Luloy, take note that vaccines should be offered to us. No, we do not solicit vaccines from LGUs because we have also vaccines for the PNP, but hindi pa nakarating. No, so in the event that there are vaccines offered to us and on the guidance of the higher headquarters, pwede kami tumanggap as long as they are offered. No, because we are also waiting for our own vaccines coming from the PNP. So, Luloy, for the benefit of your program or anybody na kinahanglan ng data, I will have someone secure the data from the lower units from the stations. But for headquarters, kaubang Luloy, doon na 50 personnel nga nabakunahan na sometime last week. Salamat yun kay sir, no, at least i-provide me og data kalabot nini. Sa klaro lang nako sir, katong na mention nimo nga pagbawal sa mga bisita sa ilahang mga paryente nga naa sa sulod sa presuhan o naa sa police station, no, nga na preso, kabaluta ang tumong nini para malikay sa virus ang naa sa sulod sa silda kay lisod na. Kung dunay isa dia nga positibo, magtinakdanay na sila tanan, no. Kanang paunsang proseso sa paghatod og mga importante mga gamit pod dito sa mga pinireso, taman lang sila sa gawas sa inyong estasyon, dili gyud pwede mo musilip man lang dito kung adunay mga importanteng isulti pod. Luloy, wala na, no, wala ginatong itugutan na karon, no. As a matter of fact, if the message would be between life and death, we'd be providing siguro the line of communication will be mobile phones, no? While outside, no, we do not allow visitors to even see the detainees, no, unless kaubang luloy, no, as I mentioned earlier, this involves life, no, nagay serious condition ang atong pasyente o atong detainee. But kung hindi naman inaana ang sitwasyon ko, bang lolo, we do not allow really visitors, no, and we ask the indulgence, the understanding of our constituents, no, atong mga katawan sa North Cotabato, ang tasabdon kita, because this is for the protection of their detainees also, sa ilang mga parente nga nasa sulod. Because if one of the detainees catches this virus, tanan sila dito maapektuhan, kaubang luloy, o considering walay sunlight, walay physical activity sa atong mga preso, mga detainees, they are most vulnerable. They are most likely na makakuha nining sakit, kaubang luloy. So, langhangyo kita ang kita sabto nila because this thing, no, will not be forever, no. Padulong na kita sa siguro o ma-achieve na nato ang 100% vaccination o mga COVID-free na kita. They can all do whatever they want, no, to see their detainees. In fact, yung provincial jail na to, kaubang luloy, nagkaroon og limit also for the transfer of detainees, except siguro itong mga dagong kaso.
But there are detainees nga still nasa mga police stations na to because wala kayo gapasulod ang atong provincial jails sa mga detainees nga minor cases lang to avoid the congestion sa atong provincial jail. Aha. Sir, salamat yung gayo sa panahon o higayon yung gihatag nimo sa itong programa. Mayong buntag po. Tuloy, may buntag o gunta, panalanginan kita sa atong labaw magkakagawa. Thank you so much po. Mga katinig inyong nabati si Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ato ang spokesperson sa IATF o Assistant PD no? Sa ato ang Cotabato Provincial Police Office. Mas maayo nga, dili na siguro maghimo og kabuang og krimen para dili masulod sa presuhan. No? Kay kung mapreso, dili mo pwedeng duawon sa inyong mga maras kinabuhi samtang kamunas presuhan. Alas 6:50 iuno na mga katinig ang atong oras. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga botika. Ay, maya pa si Gwen. Nakatulog na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Duh! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimi mo di sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Extended hanggang June 30 ang sale ng RJO Japan Surplus. Kaya tara na! Unique, stylish, og affordable ba nga antipara ang inyong gipangita? Sa iStyle Vision Center na ta! iStyle Vision Center. Makit-an kini sa ground floor, Gaisano Grand Mall, Barangay Lanao, Kidapawan City. iStyle Vision Center. iStyle Vision Center. Experience the difference. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Berlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:20 or alas 6:55 lang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Doon na pa kita nahabilin nga pila kaminuto na lamang, no? Pero kadyot ha, itong hisgutan ng politika kay daghan ng utana na unsa naman ni si Senador Manny Pacquiao nga nibangga naman, niungad naman sa iyahang dating kaalyado kay gihagit ni Pangulong Rodrigo Duterte si Pacquiao, mga katinig, gihagit nga dili sa ring, no, nga isulti kung asang opisina sa gobyerno ang iyang gisulti nga pinakagrabe nga nagakahitabo ang korupsyon, no, gani gipamahayag ni presidente nga mas maayong iyahang klarohon kung asang opisina kay nagpadayon man ang ginahimong pag-cleansing sa gobyerno sa mga corrupt nga mga opisina sa gobyerno. Unsa bay plano ni Pacquiao? Nigawas niyang pangalan mo dagang pagka-presidente? Gina-impluensyahan ba sa pikas nga grupo? Unsa mga panlanton ini sa itong mga ekonomista si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning! Yes, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig. Opo, ano ho yung nakikita ho nyo dito sa ginagawa ngayon ni Senador Manny Pacquiao na pagpuna sa kasalukuyang administrasyon na sinasabi ng iba, eh parang binabangga na nito ang kanyang mga dating kaalyado para sa kanyang planong pagtakbo sa susunod na eleksyon. Actually, ito na yung sinasabi natin ng mga realignments, no? Ito kasi paparating na yung October, no? Yung submission ng COC. And sabi ko, ito yung time nito, June, July, hanggang August, no? Mm-hmm. Kasi September, medyo ano na, no? Medyo tuloy na kung September pa siya magbabago ng kanyang, ano, no? Ng kanyang alignment. So dito, nakikita at siguro talaga niya, no? Na hindi siya yung magiging standard bearer ng administration. At the same time, malapit na rin yung July 23 nilang National Assembly. Oh. Now, we all know, no, was opposed by Senator Manny Pacquiao and Senator Pimentel, Coco Pimentel. Kasi doon yata nararamdaman nila na tatanggalin na si Senator Manny Pacquiao bilang presidente ng PDP Laban. Mm-hmm. At nakikita niyo natin, no, yung pagre-realignment ng mga members ng PDP Laban towards siguro baka yung pinakamalakas na kandidato ng administration si Mayor Sara Inday Duterte. So medyo medyo nakikita natin yung mga realignment. Mm-hmm. And ito naman we are expecting now na mayroon ding mga tiyatawag natin ng mga independent, no, third force na mangyayari sa 2022 kasi hindi lang opposition and administration yung maglalaban. Meron pa yung tiyatawag na third force o yung mga independent candidates. We are expecting one or two, no, baka biglang tataas din tong suporta kay Senator Grispo, baka may tendency din na tatakbo as independent kasi hindi rin nila tinanggap, no, si Senator Grispo hindi na tinanggap yung opposition. At the same time, si Senator Manny Pacquiao naman ay hindi tanggap ng opposition. Oh. So ito yung nakikita nating realignment, no, at some point na nagke-create na siya ng distance. And ito siguro preparation na rin doon sa National Assembly na mangyayari among PDP Laban members sa July 23. Sa palagay ho ninyo, Prof, si Senador Manny Pacquiao ay nangarap na maging presidente o may mga grupo lamang na sumusulsol sa kanya? Of course, no, may mga grupo yan. No. Alam natin na PDP Laban medyo nahahati na sila. No. Kasi alam din natin may mga followers din tong si Speaker Alvarez. No, na alam natin miyembro ng PDP Laban although natanggal siya, no, ng pagka-speaker. So medyo masama yung loob niya, no? Although kalyado siya ng administration, masama yung loob niya. So ito yung matitingnan natin, may mga kampo talaga, no, na sa tingin natin ay nawala doon sa inner circle ng administration. At ngayon, no, alam nila yung pasikot-sikot sa administration. Ngayon, no, yun yung ginagamit nila against the administration. Ako, I'll be expecting a lot more mga ganyang expose, no, in the coming months and weeks. No, lalo na papalapit na ang October. Oh. Yun na nga, no, kasi si Senator Manny Pacquiao, no, medyo nagkukumahog din sa survey, no. Medyo malayo din yung kanyang yung kanyang performance sa survey. Mm-hmm. And I think, no, yung ang expected niya talagang mag-improve ang kanyang performance sa survey pagkatapos itong laban niya sa August. Batay sa mga survey na mga nakikita natin,
karamihan ng malalakas ay nasa administrasyon pa rin, kulelat ang mga nasa oposisyon at maging sa mga third party. Sa ngayon may mga lumalabas ding pangalan, yung unang lumabas 'di ba yung Grace Poe at saka Moreno, pero si Moreno sabi niya premature pa. Si Grace Poe ay natalo na nung nakaraang eleksyon. Pero may lumalabas na pangalan si Ping Lacson at si Soto, ano? Parang magtatandem daw ata. Yeah. Medyo naririnig natin yan, no? Pero I think kung titingnan natin, kung magsa-third force sila, medyo hindi pa ganun kalakas. No? Never silang na ganun, no? Never silang tumatak pa sa survey sa ngayon. No? Kung may plano talaga sila, dapat ngayon pa lang medyo maingay na. No? Si Senator Ping Lacson medyo maingay, pero ano pa rin siya eh. May tendency din siya na bumabalik siya sa administration. May mga ganun siyang mga comments like now. Sinasabi niya na it would be unfair, no, for the opposition to use itong pagkamatay ni Presidente Noynoy, no, against the administration, no. Kasi nga yun na nga nangyari, nahahati din yung opposition, no. So si Senator Ping, kung talagang medyo may plano talaga siya sa 2022, medyo magpapakilala na siya, no, the same way na ginagawa ni Senator Manny Pacquiao ngayon, no. Kasi kung ito medyo late nila gagawin, most probably too late na, no, pagdating ng October, tapos maghahabol sila ng kasi ang start ng campaign period for the national is February. Medyo habulin nila 'yon, no, pero once kasi mag-file na sila ng certificate of candidacy nila sa October, bawal na itong mga parinig-parinig. Yung may nakikita tayo ngayon, no, na sabi considered as premature campaign, pero technically according sa COMELEC rules, hindi pa siya premature campaign kasi hindi pa naman sila kandidato. Correct. So pagdating ng October, kung saka pa sila magpapakilala sa October, tulad ng ginagawa ng mga ibang kandidato ngayon na nagpapakilala na, pwede na silang kasuhan ng premature campaign. So, ang advice natin, no, kung talagang they want to strategize for 2022, dapat ngayon pa lang, no, medyo nagpapakilala. Although, yun nga, sugal yun eh. Kasi kung ngayon nagsasabi na sila, tulad ng nangyayari kay Senator Manny Pacquiao, kung ngayon pa lang nagsasabi na sila na tatakbo, of course, no, sila yung magiging target ng mga kalaban. Oo, babasagin na yung kanilang pader kaagad. Kung depende, kung talaga nga bang malaking banta sila, no, sa isa pang kandidato. Prof, kaya nga medyo sa ngayon nung nakikita natin na iinit pa yan hanggang sa mabuo, no, itong kasi yung ako inaantay ko na itong July 23 na kasi talagang baka may mga pasabog na mangyayari diyan. So iinit at iinit pa 'to pagpasok natin ng ng July, August and September. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Sa larangan ng politika. Prof, maraming salamat po sa panahon. Thank you so much, Prof. Okay, maraming salamat po. God bless and stay safe sa Thailand. Apo, God bless po si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, one oras, musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa iyong kanunay pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.